Ikaw pa rin ang baby ko. Papakanta tayo guys. Alam nyo kung bakit? Andito na siya. Tcharan! Ang baby ko. Ang aking baby Monstera. Woo! Mag-unboxing tayo guys. Baby Monstera and how to take care. Good King King. How to take King care. Baby Monstera. Ituturo natin yan guys. Woo! Unboxing Baby Monstera. Ito, Aplanatics, tingnan nyo. Yan, tingnan nyo naman po yan, oh. Ang dami natin Baby Monstera ang i-unbox nyo, mga Aplanatics. Ito na, excited na ako. Magbukas na tayo ng isa. Yan. Ilan po kaya ang laman nito? Siyempre, isang paso. Natanong natin, mga Aplanatics, ilang dahon ang laman sa isang paso? Tingin nyo, guys, ilan? Dahon siguro mga dalawa. Yan. Tara, isa pala. Baby, pakita mo Aplanatics na wala mo. Baby. As in, sobrang baby. Kasi Baby Monstera. Mali yung hula ko. Kala ko dalawang daon. Isang daon lang pala, Aplanatics. Yan. Kita nyo naman kung gano'ng ka-safe. Talagang safety first. Kasi pinabiyahe itong Aplanatics, mga kinakarga sa barko. Ayan o, dalawa. Ooh! Kita mo naman mga Aplanatics o. Saka talagang nakapacking tape yan, Aplanatics. Ayan o. Kita nyo naman kung gaano ka-safe yan. Kasi syempre, ikakarga ng barko. Galing Thailand kasi ito eh. Talagang bawal magalaw yung ugat niya. Yung mga Aplanatics, isang tanong pa natin yan kung may ugat na ba to. Kasi syempre, pwede nga namang wala. Kasi syempre, in order lang natin ito eh. Ngayon, para mapatunayan natin, dyan sa mga nanonood, titingnan natin kung magaling yung supplier natin, ha? Bukod sa in-unbox natin siya, titingnan natin itong mga Aplanatics kung may ugat na. Yan. Bagay, yung mga unang deliver niya, okay naman eh. Tingin ko okay din to. Tingnan natin kung may ugat. Ba, mukhang wala ah. Ba, mukhang, kita mo nyo yung mga Aplanatics oh. Yan, kokupit. Yun, mamaya papaliwanag. Kita nyo, tumulo ah. Papaliwanag natin ulit kung ba't kokupit. Ah, guys. Woo, kita mo yung ugat to. Oh. Established na siya guys. Yan, babalik natin siya guys. Yan. Okay. Established. Oo. Babalik natin mga Aplanatics. Kasi yung mga gantong mga bagong dating, hindi pa natin ito pwedeng i-repat. Papalipasan pa natin ito ng 2 to 3 weeks bago natin i-repat. Yan. Kita nyo mga Aplanatics, okay siya. Okay, may ugat na. Ngayon, yan. Kung ba't kokupit, kagaya nung sinabi ko nung una, kasi yung mga indoor plants halos pare-parehas lang naman yung pag-aalaga sa kanila kung mapapansin mo. It's the same, di ba? Yan na naman tayo sa English, kaya tayo napupulul-pulul. Ayun, tagalugin na lang natin guys. May na si Kuya Romer sa English. Ayun, kung ba't kokupit? Nakita nyo kanina, pinatulo natin, di ba? Ito to, tingnan natin kung meron pa. Yun! Kasi ito guys, kung ba't may kokupit? Kasi siya yung, ngayon ang sinabi ko nung una, siya yung nag-i-stack ng tubig. Nag-i-stack ng tubig para si Baby Monstera natin, unti-unti lang yung pagsipsip ng tubig dun na nanggagaling sa kokupit. Kasi pag walang kokupit, madudurog si Monstera. Kasi siya yung magsisipsip ng magsisipsip hanggang sa mamutok yung dahon niya. Ngayon sa pag-aalaga naman ito, mga Aplanatics, once or twice a week din lang ang bilik ito. The same din ng mga indoor plant natin sa bahay. Once or twice a week. Pero mas mainam to, mga Aplanatics, kung
ilalabas ko siya every morning, 7 to 8 a.m. Kasi minsan mga kaplanatics, yung 9 a.m. medyo mainit na rin eh. May chance na rin masunog yung, ano niya, yung dahon. Kaya talagang pinaka-required niya yung magpa-araw ng halaman, 7 to 8 a.m. in the morning. Medyo matangkad na siya. Yo, ganda. Yan. Safe na safe talaga may ano siya, packing tape. Packing tape para hindi makatapon yung lupa. Ganda. Magkano na rin? Malaysia lang ba 'to? Yes, ma'am, 350 lang po 'yan. Pwede ba sa loob ng bahay 'to? Pwede naman, pero mas mainam mo ilalabas mo pa rin. Kasi kailangan niya rin ng sunlight. Tapos pag wala nang bulaklak, gugupitin mo na lahat 'yan, yung mga pinagbulaklakan niya para magpalit ng bago. So ayun. Oh, diyan nyo guys, meron pa sa ilalim mo. Nag-vlog kayo na kuya? Yes ba? Vlog-vlog ah. Subscribe mo naman ako. Sige, may watermelon ka ba? Yun na, ubos na. Watermelon. Yun guys, isa pa yan sa mga magagandang alagaan yung mga watermelon. Romer Azores. Ha? Romer Azores po. Okay, followers na tayo isa, magiging 10 na tayo. Ay hindi, 100 na yata, no? Oh! 10 peraso, guys. Eh, yung mga monstera natin na baby. Pero ang kinaganda nito, guys, tingnan mo to. May mga bagong suwi naman na yan na susulpot. Hindi naman siya ganun kahirap alagaan. Napakadaling alagaan, gaya nung sinabi ko na niya. Pwede mo siyang tubigan ng once or twice a week. And then, paparawan mo rin sa umaga ng 7 to 8 a.m. Ngayon kung wala ka namang oras, kahit twice or thrice a week mo rin lang siyang ilabas. Pwede yun. Ngayon kung wala ka namang, hindi ka namang ganong busy, pwede namang araw-araw, mas gusto niya yun. Yun guys. Yun. Oh, galatix, tinan mo. Ang dami pa. Ayan. Dami pa niyan mga kaplanatix. Mga 50 pieces, mahigit. Ayun. O diba, ang dali lang alagaan nito guys. And then ito, habang lumalaki, sa una kasi baby pa siya, wala pa siyang butas. Pero siyempre, pag sinabing monstera, ang palatandaan yan, yung mga butas niya sa daon eh. Diba guys? Yan. Ito kasi baby pa. Pero pag naalagaan mo ito ng maigi, pag lumaki ito, ang ganda ng daon nito guys. Ito yung guys, oh. Okay. So guys, pag lumaki, oh. Yan mo naman, oh. Ganda. Ito siya lang muna. Siyempre, medyo malaki pa lang. Yan. And then, ito na siya nung lumaki. And then, nung lumaki na talaga, ito na, may butas-butas na yung daon. Pero yung nakikita nyo kung gano'n siya kaganda, dito yung nagsimula. Sa baby monstera. Ayan. Just the same lang guys yung ginagamit natin. Soil, para kay monstera. Ayaw niya ng malupa. And then, huwag nyo rin kakalimutan maglagay ng pumice. Ayan. Coco chunk, coco feet, tsaka pumice. Ang purpose naman ng pumice guys, para yung kasi ito kahit bunot siya may chance din niya na magdikit-dikit habang tumatagal. Ang purpose naman ng pumice kasi pa ito yung guys eh, para hindi siya nagdidikit-dikit masyado at para ang purpose niya para may pumapasok pa rin na hangin na nalalangap ng kanyang ugat sa ilalim. Yan ang purpose na ating pumice. Dapat sasama-samahin nyo yan. Yan. Ngayon ito mga kaplanatics, pag transfer mo to, kasi after 2 weeks pwede mo nang iripat yan eh. Huwag nyo siyang madalas ire-repat. Oo, kasi napipigilan din yan yung pagre-repat mo ng madalas. Napipigilan din yan yung paglaki ng halaman natin. Kasi parang yung mga ibang ugat niya na nasusugat or nasasaktan din. Kaya sisiguraduhin natin magta-transfer tayo ng halaman pag yung tingin natin sa paso or sa lupa ng halaman na nasa paso, eh wala ng nutrients. Oo. Kasi tama rin yung guys, pwede rin mauubos ang nutrients ng lupa sa katagalan na nang nakatanim yung plants. Yun. Pero mapapansin mo naman yan guys, kung wala nang nutrients yan. Puro ugat na yung dun sa pasok. Wala nang halos lupa. Yan. Tama naman guys. So, baby monstera. Yan. Monstera deliciosa.
So yun guys, nakita niyo na po siguro kung paano natin in-unbox si Baby Monstera. Yan. Basta ganun lang naman yun guys, tatandaan niyo lang palagi, once or twice a week ang pagdilig. Ayun pala, di ko pala nabanggit kung paano didiligin kanina, no. Basta guys, pag didiligin niyo siya, spray-spray lang kasi ayaw niya rin ng sobrang madaming tubig, baka malunod naman natin si Baby MD. Ayun guys, spray-spray lang. Ngayon, once or twice a week kasi pwedeng isang beses lang sa isang linggo. And then basta papakiramdaman niyo lang guys pag medyo basa pa, kahit isang beses lang sa isang linggo. Ngayon pag kita nyo yung tuyo naman na siya, pwede mo nang diligin ng pangalawang beses. Depende guys sa panahon kasi meron naman mga panahon na medyo di naman ganun kainit. Kahit once a week lang, pwede na yan. Minsan nga, pwedeng once in a 2 weeks. Yun. Kasi minsan pag siyempre tag-ulan, kahit isang beses lang sa every 2 weeks. Ayun. Depende sa panahon guys. Papakiramdaman nyo siya kung tuyo na or kung pwede nang diligin. Kaya nga, syempre, alam nyo na, baby, di ba? Kaya tinawag na baby kasi para tayo nag-aalaga ng baby, pag Baby Monstera, ang ating inalagaan. Pero ang nakakatuwa sa Monstera, guys, pag lumaki, ang ganda ng dahon, guys. Yan yung signature niya eh. Kasi sa lahat ng klase ng indoors, siya lang yung butas-butas ang dahon. Pero kahit butas-butas siya tingnan, kahit butas-butas ang dahon niya, guys, napakaganda niya tingnan. Yan, sabi nga ng iba, siya yung napaka-istariray na indoor plant. At alam nyo rin kung bakit siya napaka-istariray. Kasi siya yung pinaka-medyo expensive sa lahat. Di ba? Medyo mamahal ng mga monstera natin, guys. Pero itong mga Baby MD natin, napaka-mumura lang nito, guys. Kaya pwede tayong muna magsimula sa mga Baby MD bago tayo kumuha ng malalaking mga monstera. Kasi yung Baby MD, parang swak na swak, pasok na pasok sa bulsa, sa budget, guys. O, yun. Ngayon guys, hindi natin mapapakita kung paano itanim si Baby MD. Kaya ipapakita natin ngayon kung paano itanim si Mother MD. Yan. Si Mother Monstera Deliciosa. Yun ang itatanim natin guys. Eh. Si Baby MD, 2 to 3 weeks pa to bago pwedeng i-replant or ilipat ng paso. Ayun guys, magtitripan muna natin si Mother Monstera or si Monstera Deliciosa. Hoop! So mga haplanatics, mag-unbox tayo ng Monstera Deliciosa. Kita nyo naman guys, fresh from Thailand. Ayan, ganda. Tara guys. So guys, i-unbox na natin. Ayan. Kita nyo naman guys, ang tangkad hanggang dibdib ko na. Ayan, talagang safety first guys. Oh. Kita nyo naman yung pagkakabalot nila. Talagang safe na safe. Ayan. Whoop! Tcharan! Monstera Deliciosa. Yan. Ito, tanggalin natin ito. Tandaan lang natin mga kaplanatics. Tandaan lang natin. Yan. Yun. Yan pa dito sa baba. Yan. Yun. Charan! Kita nyo naman guys. Ang ganda guys. Oh. Monstera Deliciosa. Yan. Tingnan natin guys kung may ugat na. Yun. May patisyo pa siya guys. Oh. Yan. Yun. May ugat siya guys. Ngayon, itatanim natin siya guys. Teka lang. Ito. Yan. Ito guys, naglagay na tayo ng Coco Chang. Bago natin itanim yan, lalagyan muna natin ha. Compost na lupa. Guys, ito. Yan. Tsaka natin ipapatong si Monstera. Ngayon, pagkapatong sa kanya, guys, lalagyan siya ng konting putik. Yung putik naman na ginamit natin, guys, ano to, guys, ha? Garden soil na binasa. Hindi siya yung basta-basta lang na lupa na kung saan-saan. Dapat garden soil ang gagamitin. And then, itong garden soil na to, guys, yung nilagay natin ditong tubig, may halo po yan ha, pampaugat or root grower. Ito siya guys, papakita ko sa inyo. Root grower. Teka. Ito guys. Oh yan, kaplanatics yan. Root grower, yan yung ginamit na tubig dyan. Sa putik. Yan, para alam na, para yung ugat ng monstera tuloy-tuloy yung pag-usbong. Yan. Guys, pakita mo guys, yan. Kaplanatics, pakita mo kung gaano karami yung putik. Konti lang yan. Yan. Tsaka lalagyan ng compost soil. Ang gaganda ng monstera, ang lalaki. Kasi ito guys,
Siyempre, hindi may mabibenta natin to. Kaso dito basta-basta ibibenta na. Papalipasan pa to ng 3 to 4 weeks or isang buwan bago natin pwedeng ibenta. Kailangan establish siya guys dito sa paso. Yan. Guys ha, hindi pa siya pwede ibenta. Kasi kita nyo naman, cuttings. Ngayon, pag nalipasan siya ng 3 to 4 weeks or 1 month, pwede na yan. Ayun guys, baby monstera. Ano, monstera deliciosa. Yun. Guys, oh, ginabi na tayo. Ginabi na tayo, guys. Ito, ganda ng daan, ano. Hop. Charan. Ganda naman dito. Ayun, guys, ginabi na tayo. Ayun. Sana po eh meron kayong konting natutunan sa ating mga pinagagawa ngayon kay Baby at Mother MD. So yun lang, guys. Maraming salamat po at ayun, shoutout nga pala diyan sa magaling kong editor, si Mr. Thank you so much. I love you. Zoop. Whoop. Hindi pa pala tayo tapos. Ha! Garing! Oh guys, sa mga kaplatics ko dyan, always stay safe and God bless you all. Thank you. Whoop.